So hi guys, welcome back to my channel. So ito yung motor ko, Honda ADV. I-share ko sa inyo after 1 year na, no? So yung performance niya, yung mga ano niya, yung specs niya, share ko na rin sa inyo kung ano ba yung mga advantage at saka disadvantage ng motor na to. So sa mga nagbabalak bumili ng ADV 150 or merong ADV 150, tara, watch this. So yan siya mga ka-rides, meron na siyang kunting setup. Ayan, meron na siyang kunting abubot. So ayan, so ito nga Honda ADV 150. Okay, so meron siyang keyless nga to mga ka-rides. So kapag bubuksan mo yung seat nya, iset mo lang dito sa may seat pindot. Ayan. So marami na siyang lagay, or malaki na tong U-box nya, marami ka nang pwede malagay. Yung baterya nya pala mga ka-rides dito, open natin. Ayan yung baterya niya. Okay. So ang kagandahan ng upuan nito is naano mo na siya. Meron na siyang self, nag-steady siya. So hindi siya gaya ng ibang upuan na pag binitawan mo bababa siya. So ayan, nag-hold siya pusa. Okay. Ayan, pag ilock diin. So fuel naman dito. Ayan, ito, ito yung fuel niya. Kung napapansin nyo, may spring siya. Ay medyo issue ng ADB tsaka ng PCX, nag-i-stack up ito. Okay, so kapag walang spring, kailangan mo pa siyang sundutin paangat para bumukas. Alright, so meron din siya ditong side pocket with ayan, may bolt, ano dito, pwede kang magsaksak dito ng cellphone mo. Meron siyang USB socket. Ayan, so ayan mga ka-rides, yun natin. Ayan, so ayan yung panel niya. Mayroon na siya ditong day, anong buwan, anong oras, trip A, mayroon din siyang okay, trip B, okay. Tapos yung total odometer, dyan mo makikita. Ito yung fuel gauge, temperature gauge, mayroon din siyang ayan, kung ilang average per liter, 38 km per liter. So medyo tipid na siya, no? Tapos dito yung odometer niya o speedometer. Alright, meron din siya ditong ano, extra ano dito, extra board. Ayan yung ABS, yung key sign. So ito nga mga ka-rides, no, itong ano nito, adjustable na tong windshield nito. Ayan, so meron akong mini driving. Alright, so isa sa issue ng ADB, ito, matalsik siya. Kaya na, kung makapansin nyo, mayroon na siyang extension. Magkano lang naman to sa Shopee? 30 lang. So kapag wala kasi to, aabot dito yung talsik niya hanggang sa OBR mo, hanggang dito sa mga engine. Kaya nilalagyan namin yan. Okay, isa sa mga issue ng ADB yan, matalsik yung likod, okay? So ayan siya mga ka-rides, naka-Showa shocks na, kaya napakaganda ng suspension nito. ADB 150 naka-Showa shocks na. Kaya good na good yan, pang ano talaga, pang adventure. So naka-disc brake na siya. Ayan, sa likod. So actually, hindi pa to ABS, yung harap lang ang ABS. So actually itong ADB naman kasi, pang adventure talaga ito. Okay, hindi siya talaga yung pang race, kaya yung iba medyo nabibitin daw sa power. So hindi naman kasi ito pang race talaga. Ito yung harap niya mga ka-rides, disc brake, ABS yan. Ayan, so harap lang ang ABS. Ang gulong niya sa harap 110x80x14. So yung likod naman niya talaga is
130, 70, 13. So mas maliit siya, 13 sa harap is 14. Okay, maliwanag yun mga ka-rides, no? So ayan, tong gulong niya talaga, ganyan talaga ang stock gulong niya, pang adventure kasi yan. Okay, so right, of course andarin natin to. So ayan yung dashboard niya, no? Pag ginon mo, yan ang lumalabas. Okay, so isa sa mga pinaka-built magandang feature nito mga ka-rides, soft starter siya, kumbaga hindi siya yung maingay. Try natin ulit ha. Ayan. Oh, 'di ba? Yung parang galing sa tahimik, tapos bigla na lang siyang medyo lalakas yung tunog niya. So, isa sa mga gandang ano ng EDV. Kaya hindi siya masyadong malakas sa baterya. So, wala nga tong kickstart, no. So, ayan mga ka-rides, no. Yung riding position mo dito, ayan. Although maxi-scooter na rin kasi to, kaya chill na chill din ang ano dito, ang riding position mo. Okay? So, ayan, relax na relax, di ba? Kaya ang riding position nito, i-rate ko siya mga 1 to 10 is nasa ano siguro. Nasa 8, ganyan. Kasi chill na chill siya. Ayun lang, medyo mataas talaga siya. Eh ako 5'6 lang yung height ko, kaya medyo tiptoe ako talaga dito. Kapag stuck yung upuan mo, tsaka stuck yung suspension shock mo. Okay? So comfortability, okay, maganda. Maganda yung bounce ng mga shock nya. Kahit na may angkas ka, maganda rin. Naka-showa shocks kasi yung likod nya, gaya nung nabanggit ko kanina. Kaya okay na okay. Sarap, sarap na upuan. Kahit na ilong ride mo siguro to. Hindi ko pa kasi siya na ilong ride nung talagang malayong malayo eh. Kumbaga Marilaki pa lang, ganyan ganyan, Quezon City, Marilaki, ganun, Balikan. Pero wala akong nararamdaman na sakit ng katawan. Kumbaga smooth na smooth siya. Okay, so ayun, maabubot na yan. Dinagdag ko na lang yan mga rides. Kumbaga stock is wala talaga yan. Stock side meron niya, dito yan nakalagay, hindi dyan sa harapan. Ayan kasi naka-set ako eh, set na side mirror. So isa sa mga concern ko rito, itong auto panel niya, madilim siya kapag maaraw. Ayan o, halos hindi kita. Pero kapag gabi, maliwanag na maliwanag yan. Pero kapag sa araw talaga, ayan, hindi siya ganun ka visible yung mga numbers. Ayan o, kaya yan yung inaano ko. Yan yung isa sa main concern ko. Kaya isa sa mga, I think, hindi siya maganda. Pero pag sa gabi, kitang kita po yan. Magandang maganda po yan. So ito kasi, itong handlebar ko, medyo tinaas ko na ng kaunti. Kaya parang nagdagan yung comfort niya. Pero kapag sa stock, okay lang din naman. Kumbaga tinaas lang, mayroon siyang handlebar riser. Ayan o. Nabili ko sa siya online. 600 yata. So para dagdag comfort, kumbaga tumaas siya, hindi kayong medyo yuko konti. Ayan, kumbaga chill na ako, tingnan mo, di ba? Kumbaga relax na siya. Sa cornering, ayan, okay din siya pang corner mga ka-rides kasi medyo malalaki rin na rin kasi yung tire niya. Kaya okay na siya pang corner. Yung mga mahihilig dyan na ano, na magbanking-banking, ganyan-ganyan, okay din naman siya. Issue? Punta tayo sa mga issue. Okay, ayun nga, ilan sa nabanggit kong issue, yung panel niya, hindi siya ganun kalinaw kapag araw. Pero kapag gabi, pag madilim, okay naman siya. Okay, yung likod niya, medyo matalsik. Kaya nilagyan ko siya ng extension. Tulad dito, maulan, ang dumi niyan sa likod. Kawawa yung OBR mo, matatalsikan siya. O kung may box ka naman, kawawa yung ilalim ng box mo, likod ng box mo. Puro putik. Grabe. Sa kaya kailangan mo mag-extension o kaya mag-mudguard para maprotektahan yung angkas mo. Sa power mga ka-rides, yung sinasabi nilang kapos yung power. Built kasi ito, ginawa kasi ito, na-build kasi ito na pang ano talaga, pang adventure talaga. Hindi siya yung pang speed-speed ganyan-ganyan. So hindi siya talaga yung kung hahanap mo i-power, ay hindi talaga.
wala sa EDB talaga yon. Pero hindi naman siya yung bitin na bitin talaga. Kumbaga kung gusto mo mag-overtake, kaya pa din. Oo, malakas pa rin naman siya. Dragging, no? Natural sa scooter yung medyo may dragging talaga, no? Sa, pero sa una lang yon. Pero kapag naka, ano na, naka-velo ka na, mga siguro ilang, ano yan, mga 10 to 20 kilometer per hour ka na, smooth na siya, napaka-smooth na siya. Kahit saan namang scooter, may dragging talaga. Yun sa unang arangkada talaga, maramdaman mo yung medyo nagbabibrate siya, no? Sa kalampag, wala naman siya masyadong kalampag, mga ka-rides, ayun. Ramdaman mo kasi sa paa, eh. Di gaya ng mga ibang scooter na medyo maramdaman mo, kumakalampag sa paa, mabibrate sa paa. Ito, hindi naman. Smooth naman siya. So, itong motor ko na to, ka-rides, 5K yung Odo. One year na siya. Okay? So, okay naman. Wala naman siyang kalampag. Issue, wala naman siyang yung T-Rex, yung nagluloko ang remote. Wala naman. Di ko naman na-experience yung mga ganon. Yung ayaw ma-on, ganon. Di ko naman na-experience. So, as of now, every... Wala akong experience na ganon. Yung parang pagpapawisan ka kapag ka ayaw umandar. Hindi naman. Sa awa ng Diyos. Battery, yung kickstart, minsan concern nila, yung kickstart, wala talaga to. Pero yung mga new technology kasi ngayon ng mga motorcycle is magagandang battery klase na kasi. Magagandang klaseng baterya na kasi yung gamit nila. Kaya, hindi siya yung basta-basta malubat. Tsaka pag malumbat to, kapag mababa na yung baterya mo, mahina na yung baterya mo, mag-aano naman dito, mag-a-appear dyan sa battery sign kasi dyan. Iilaw siya. Iwan ko sa ibang scooter, no? Sa dito kasi meron siyang battery sign. Voltmeter, meron din. May voltmeter din siyang built-in, no? Okay. Alright. Ayan. Okay naman yung power niya, mga karay. So, hindi naman siya yung bitin. Hindi siya ganong kalakasan. Hindi rin ganong mahina. Okay. So, isa sa mga ano ng motor na to, meron na siyang built-in na hazard. Ayan. Ayan, o. Nag-hazard na siya. Built-in na. Meron siyang idling stop. Ayan yung kapag medyo maano ka, medyo nasa traffic ka or nakahinto ka sa stoplight, mamamatay siya. Pero kapag pinihit mo tong silinyador, aandar na siya ulit. Pihitin mo lang konti, aandar na ulit. So, hindi naman siya yung ganun na ano. So, ang purpose daw ng idling is para makakaano ka ng gasolina, makakatipid ka pa ng gasolina, okay? So, ayan, akyatan mga ka-ride. So, malakas naman siya, makyat. Okay naman yung power niya sa akyatan, no? So, yung panggilid pala nito, stock lang naman. Okay? Yung dragging issue, madali lang yun, eh. Lilinisan lang yung panggilid mo, madali naman maglinis yun. Shout out, over OBR shots. Ayan, maniniyot ng marilaki. Okay? OBR shots. Ay, lakas! Handling niya, mga ka-rides, stable naman. Okay naman yung handling niya. Sold na sold naman ako sa handling niya. Yung riding position kasi nito, yung habol ko dito, eh. Tsaka yung design niya na pang-adventure kasi hindi naman lahat sa kalsada sa Pilipinas is magaganda talaga. Lalo na kapag mahilig ka sa long rides, marami kang ma-encounter na mga malubak na daan, mga hindi kagandahan na daan, mga rough road, ganyan-ganyan. So, okay na okay pa rin ang EDB, no? So, para sa akin, kung sa beginner naman ang EDB, okay na okay din naman siya kasi automatic din naman ito. Okay na okay rin ang EDB, mga ka-rides. Kung gusto mo mag-upgrade, galing ng NMAX naman, gusto mag-EDB. Ako kasi nanggaling ako ng NMAX na version 1, nanggaling na rin ako ng version 2. So, I think sa forma, EDB naman talaga. Pero kapag nag-ide mo ng power, mag-NMAX ka. Tsaka features. Kasi, pero itong EDB kasi, sabi nila, kapos daw sa specs, pero ang mahal-mahal. Para sa akin naman, sulit naman ang EDV. Ayan.
Para sa akin ah, na EDV user, okay na okay naman siya. Yung kasi sa Pilipinas kasi siya pa lang yung underbone scooter na 150cc na ano eh, na adventure talaga, di ba? Karamihan talaga scooter lang. Pero ito kasi scooter adventure na maxi scooter siya, adventure din at the same time adventure bike na rin siya. So, kung mahilig ka talaga sa mga long rides kasi okay na okay itong EDV. Kasi malaki yung U-box niya. Maglagay ka pa ng extra box sa likod, top box. Ang ganda na ng EDV mga ka-rides. Dati na rin kasi akong galing sa NMAX, Aerox, PCX, yan. Nakapag-drive na rin ako ng V6 160. So, para sa akin, mahal talaga ang EDV. Pero para sa akin, kung mahilig ka sa long ride, sulit ang EDV mga ka-rides. Issue, wala sa EDV. Yung moist issue ng panel. Hindi gaya ng ibang scooter na may sunburn issue, moist issue, nagtutubig, pinapasok daw ng moist. Okay naman tong EDV mga ka-rides. Wala siyang moist issue. Fuel efficient, grabe, tipid. Lalo ngayon, mataas ang mga gasolina ngayon. So, kailangan mo talaga ng bike na motorcycle na matipid, no? So, napakahalaga ng EDV, napakatibid niya. Comfort, riding, yes. Advantage yun, napakatipid. LED lamp, advantage yun. Medyo malakas-lakas na yung ilaw niya. Tapos, naka digital panel, advantage yun mga ka-rides. High tech na, tsaka ang ganda kasi ng panel niya. Kumpleto na yung details niya, may date na. Anong petsa ngayong araw, anong araw ngayon, may oras na din siya. So, para kang may kalendaryo. Overheat issue, wala naman, di ko naman na ano dito sa ADB, di ko naman na experience. So, ayan lang muna mga ka-rides yung may share ko dito. Okay, so mga bago lang sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel. I-ring nyo na rin yung notification bell. Comment below, like and share. Okay mga ka-rides, thank you sa pagsubaybay. Ride safe, God bless.